Makikita na natin kung magkakaroon nga ba ng panibagong kupunan na makakatugtog sa ating playoffs. Ladies and gentlemen, welcome sa ating game number 3. Welcome to Mobile Legends! Aabangan natin ang orange buff. Para nga naman lamang siya. Level 5 na siya. Kaka-level 5 din lang naman dito ni Demon Kite habang sinisi mo na ng TNC. At pumasok na si Edward. By the way, doon sa mga players ng TNC, pero SCC, YC pa rin makakakuha dito ng Turtle. Si Renner siya gagamitin ng Curse of Blood at atating na nga dito si Demon Kite. Uy! Napakagandang sagot doon. Netherrealm, napakatagal na teamfight. Henty na Discrevy Town, Escalera, samong na rin. Habang si Hedgeman na Marksman lang, no mo feel free hit. Pero dito mga players ng Aurora, kailangan ng pick para dito sa side ng TNC. Kailan natin kung itutuloy ba? Hito against Renny J. Hindi na patataka si Vice Kirby. Kose with a secure kill. So 5 man eh. So merong burst potential. So sinong mga kaka-burst na ating turtle? Malalaman natin yan. Si Renny pinakaabang. Kung sino mapupuntahan. Implosion si Demon Kite na makahatak sa Tenor ng Sacred Hammer. Pero kanina mapunta. Yung turtle. SCCYC pa rin. Pero dating mga players dito ng Aurora. At tutuloy pa nga. Laban dito kay Escalera. Escalera mawala ng buhay doon. Napakakunat ni Yue. At si Yue makaka-double kill pa nga. Nakadalawa dito itong si Yue at ang Simo. Aurora, big hand mo yun ha. Shadow Kid, pagsasaluhan nyo. Tapos andun po yung Curse of Blood. Ayun tapos, naman! Napakasakit talaga, yun naman yung Curse of Blood. Ayun sinasabi mo, Curse of Blood, dapat sa dalawa dun sa may taas. Double H ang kanila magiging target. So may infinita na gamitin dito Earth at Shatter. If ever, laban sa TNC. Yeah, palaki ng palaki yung hinahawakan dito in terms of the economy. Habang si SDZYZ may ipit din. Hop! Hop, nilabas sa Aguila. At ang Aguila ay biglang mawawala dun sa mga espada or shuriken ni Demon Kite. So, siya ang tumatawid. Siya ang humahakbang. Pero ano ang next na hakbang dito ng Aurora? Mababadash away dito si Heads. Kukuhanin ng ilang mga damage ng Aurora. So masakit na rin dito si Doming. Jay, umaabante. Pwede niyang gamitin yung Curse of Blood any moment. Kupulan sila! Kupulan! Aray! Ginamit ka na Nether Realm. Subuhay pa rin dito si Renny J. At mabaliktad pa nga si Heads ay makakatakas. At magkakaroon pa rin ng shield habang inilalaban at nakuha pa rin ni SDZYZ yung kanyang purple buff. Pero kailangan kumapit dito ng Team Aurora at ang TNC. Nag-aantay ng pagkakataon. SD at Escalera magkasama dito ha. Okay, nakabang Renny J. Magiging target na lang para na nagamit yung Curse of Blood. At diretso pa ididiin ng Netherrealm para mapatay nga lang dito si Renny J. SDZYZ is down. Nagamit na rin yung Black Shoes at Luke at Edward. Napatay dito ni Kozen pero dadating na si Doming. Merong mga pag-hit doon ng mga players pero nice space para sa kanila dahil nakuha pa rin yung Lord. Kailangan kumapit dito ng TNC kasi yung mga sa... Malapit naman yung Pasko. Anyway, yung mga stock dito ni Yue. Ang hapdi na talaga. Ang hapdi, ang hirap nito. Curse of Blood, tinamaan dito ang mga members ng TNC. Pero lalaban pa sila. Successfully yung madidepensahan to ng TNC. Sabay Black Shoes mula dito kay Hatred. Pero may... Madami na sa history ng MPL na nadulas sa hindi magandang paraan. Nakatapak ng kakaibang pwedeng tapakan. Explosion! At si Yue na nga ang magiging target. Napatay gamit yung implosion. Pero babawian yata dito na Aurora. Pumasok na si Heads. Habang si Edward nandun sa likod. Demon Kite is gonna be a shutdown. Si Doming! Para inside ng TNC. At yung mga Bobati. At si Hatred na halap na nila. Hala, nagkagulo na! Nagkagulo na yung defight natin. Dadating pa si Doming. Laban dito kay SCCYC. Habang si Renny J ginamit na yung kanyang Purify. So 3v3 pa rin ang nangyari sa moment na yon. Grabe. Wala pa siyang wala pa siyang stock. Yung Lord natin ay kanino mapupunta kay SDZYZ at itutuloy implosion dito ng Escalera SDZYZ at Doming! Parang teamfight yata. Aurora naman yung mananalo kaya aalis muna mga players dito ng TNC. Aantayin na lang daw nila yung Lord. Sabayan na lang natin yung Lord. Asak na majority naman ng players dito ng TNC ay magical. Okay lang, nasa kalawan pa rin talaga. Wait lang, wait lang. Curse of Blood, Curse of Blood! Si Hatred dito magpwede maging target! Black Shoes doon sa mga players na Aurora! Kaya naman sakto yung Ghost Burster, Shadow Kill din para mapatras ang ilang mga players sinalubong yung Lord. Nakakuha pa ng isa dito yung Aurora at success. At makakuha ng mga teamfight na may papanalo nila. Naku! Panagkatamaan dito ng Curse of Blood! Sakto! Tatlo! At si Renny J buhay pa rin. Kaya mapipilitang magpulasan ang mga players dito ng TXC. Si Doming! Para naging partner ng TXC, nagkaroon ng camouflage kaya nakapag-free hit. Apat na players dito ng TXC ang nakuha. Yung akala natin, mapapatay si Renny J kahit nga yung kanyang immortality hindi pa na-proc. Napakatindi ni Doming dito at ito na nga ata ang pagtatapos na gamit na rin yung Curse of Blood. Dire-diretso na Team Aurora! Kailangan madepensahan dito yung mga minion wave. Walang minion wave. Ay, meron minion wave and that is it! Aurora again seizes the win laban sa TNC. At dahil dito ay diretso na sa play.
playoff, ang Team Rora!